Dang Short Stories present. Tagalog Horror Stories Compilation, ika-anim na bahagi na isinulat ni Istal May Tudla. Miss na miss na kita, baby. Buti na lang kasama na kita ulit. Ang sabi sa akin ni Aaron habang akap-akap niya ako. Namiss ko din talaga yung ganito. Yung ang tagal kong hinintay na mangyari ulit ito at ang tagal ko rin ipinagdasal na bumalik na ulit siya sa akin. Ang dami na rin kasing nangyari at hindi ko akalain na darating pa yung panahon na ito na magiging kami ulit at makakasama ko siyang muli. Mahal na mahal rin kita, Aaron. Buti na lang bumalik ka. Namiss kita, baby. Namiss kita ng sobra. At saka ko siya hinakap ng mahigpit. Tinignan niya ako sa mata. Hinawi niya ng dahan-dahan ang buhok ko at hinawakan ang aking isngi. Wala pang ilang segundo. Papalapit na ng papalapit ang mga labi niya sa labi ko. Namiss ko talaga tong chinito na to. Hanggang sa nagising ako ng dahil sa tunog ng martilyo. Putya, panaginip lang pala iyon. Nagising na lang din ako na madilim ang aking buong paligid. Ninais kong gumalaw subalit ang sikip-sikip. Napagtanto ko na nasa loob ako ng kabaong. Hindi ako makahinga ng mga sandaling iyon habang humihingi ng tulong. Sige pa rin ako ng sige sa kakakalampag sa pagpapakasakaling may makadinig sa akin. At narinig ko na lang na parang may mga mahihinang tinig na nanggagaling sa labas, kung kaya't medyo lumakas ang aking loob at baka nadinig nila ang aking paghingi ng tulong. Ngunit, sa halip na buksan iyon, ay parang naririnig kong unti-unti nang may tumatabon na lupa sa ibabaw ng aking kabaong. Alas tres na pala ng madaling araw. Nagising ako dahil sa ingay na naririnig ko. Tatok iyon. Napatingin ako sa bintana. Tinignan ko kung doon nga ba nanggagaling ang katok. Hanggang sa makumpirma kong hindi doon. Napatingin ako sa salamin ng aking kwarto. At saktong pagkaharap ko ay nakita ko ang refleksyon kong nakangiti sa akin. Ngiting nakakakilabot. Habang patuloy pa rin siya sa pagngiti sa akin, nakita kong kumakatok siya sa salamin na animoy natrap siya sa loob ng salamin na iyon. Doon pala nanggagaling ang katok. Hanggang sa walang ano-ano'y, pinanawan na ako ng ulirat at bumagsak sa sahig. Sinak! Yay! Reses na! Masayang wika ni Melissa sa kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin kasi noon ay makapaglalaro sila ng tagu-taguan. Naglaro ang magkakaibigan na sina Melissa, Kaylet, Abby, Crystal at Wasim. Si Abby ang taya. Nagsimula nang magtago sina Melissa, Kaylet,
at kristal. Nagtago naman si Melissa sa isang makanteng classroom hanggang sa naramdaman niya na merong unti-unting lumalapit sa abandonadong classroom na pinagtataguan niya. Sinilip niya ito sa butas sa pinto. Inisip niya na baka papunta na sa pinagtataguan niya si Abby at matataya na siya. Muli din niyang sinilip ang butas ng pinto at laking takot niya nang makita ang isang maputlang nakaputing babae na napaliliguan ng pulang likido nakasilip din sa butas ng pintuan na iyon. Ang mas nakakasindak pa ay nakangiti ito sa kanya. Sindak! Ngayon ang first day ko sa trabaho. Natanggap ako na curator sa isang kilalang museum. Sa unang araw ko ay na-assign ako na mag-fix ng isang bagong dating na lumang painting. Nakalagay pa ito sa kahon at dinala ko sa aking opisina. Naabutan ko doon ang isang kasama ko sa trabaho na nagngangalang Harold. Clark, nalabas na ako saglit ha. Ikaw munang bahala dyan sa pagtanggal ng karton ng painting. Ikaw mag-alala, pabalik din ako agad. Sumang-ayon naman ako. At pagkaalis na pagkaalis nga ni Harold, ay kumuha ako ng kutsilyo para mabuksan ang kahon kung nasaan ang painting. Pag-angat ko ng painting ay may napansin ako na naiwan sa kahon. Meron ako nakitang isang tape. Luma ang tape na iyon. Pang museum talaga. Museum material ika nga. Pero hindi ko naman alam kung gumagana pa yon. Dahil sa kuryosidad, inilagay ko ang tape sa nakita kong kaset sa museum para mapakinggan kung ano ang laman nito. Pagpindot ko pa lang sa play button ng kaset, ay biglang pinalutan na ako ng kilabot sa buong katawan. Ang laman ng tape na iyon ay parang mga sigawan ng babae o ng mga lalaki na humihingi ng tulong. Ilang beses ko pang nire-rewind, pina-fast forward, ini-stop ang pinakikinggan kong tape upang makumpirma ko kung tama bang sa isang bahagi noon ay may narinig akong tama na, maawa ka sa amin ang sinasabi ng isang tinig na nandoon. Hindi ko rin mawari na parang sa background nito ay nadidinig ko ang mga taong tumatawa na parang demonyo. Habang meron din ako nadidinig na tunog ng mga bakal na parang ipinapasok sa laman ng taong sigaw ng sigaw na sobrang nasasaktan. Fast forward ko pa ito at sa bandang dulo ay malinaw kong nadinig ang sinabi ng isang lalaki. Oh Diyos ko! Patayin mo na lang ako! Para di ko na maranasan ito. Patayin mo na ako! Pagkatapos kong madinig yun, ay in-off ko kaagad ang kaset pero parang tila napako ako sa kinatatayuan ko. Narinig kong parang may mga sabay-sabay na humihingi din ng tulong. Parang nanggagaling iyon sa likuran. Pinindot kong muli ang stop button at tumakbo ako palabas ng aking opisina. Dito'y nasa lubong ko si Harold at kababalik lang galing sa labas. Oh, pare! Ano nangyari sa'yo? Parang namumutla ka dyan. Tanong niya sa akin. Siyempre, yung painting, yung natanggal ko sa kahon, may kasamang tape. Pagkatapos nilagay ko sa kaset, pinakinggan ko kung ano yung laman nun. Sandali. Tape. Cassette tape? Anong laman?
para siyang mga sigawan. Tapos parang iyakan ng mga babae, sa mga lalaki humihingi ng tulong. Hindi ko alam, basta samot-sari siya. Hindi ko maidescribe eh. Pero malinaw kong naririnig na parang humihingi sila ng tulong. Tapos may mga parang tumatawa na animoy demonyo. Parang tinutorture sila. Pagpapaliwanag ko kay Harold kahit naguguluhan ako mismo. Seryoso namang sabi sa akin ng aking kausap. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong dating torture chamber ang museum na to? Dagdag pang paliwanag sa akin ng aking kausap. Tsaka alam mo ba na dito daw dinadala yung mga taong kumakalaban sa gobyerno noon para torturin? Tapos ay nire-record nila ang mga palahaw at saka yung iyak ng mga taong yun habang ginagawa nila yun. Napatulala ako sa sinabing iyon ni Harold. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga sandaling iyon. Sobrang hilakpot ang aking nararanasan dahil hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang nadinig kong laman ng tape. Parang hindi ko ata kaya. Parang ayoko nang pumasok bukas. Teka, huwag kang ganyan. Asan ba yung tape na sinasabi mo? Tanong sa akin ni Harold. Andun pre, kunin mo na lang sa opisina ko. Hindi na ako sumama pa kay Harold na bumalik sa opisina. Pagbalik niya ay kunot-noo siyang lumapit sa akin. Pare, ito ba yung cassette tape na sinasabi mo? Tanong niya sa akin habang animoy winawagayway ang cassette tape na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. Oo, oo pare, yan nga, yan yun. Pare, hindi maaari. Tsaka napaka-imposible. Sagot niya sa akin. Tumayo ako at halos maguhitan ng aking muka ng libo-libong tandang pananong dahil papaanong naging imposible ang sinasabing iyon ni Harold. Hanggang sa... Paanong gagana tong cassette tape na sinasabi mo at paano mo siya napakinggan, Aber? Isira naman yung cassette player na nasa opisina mo. Display yun. Matagal nang sira yun.